Good morning po, mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Good morning, Sister Trini. Good morning, Sister Lita. Good morning. Nasaan na po kayo, mga kapatid? Nandyan na ba kayo? Uy, si Ninang Mila, o nasa biyahe na. Good morning, Ninang Mila. Good morning, Tita Mila. Sir Maricar, kamusta po? Sister Jenny. Good morning po. Good morning po everyone. Sir Abby. Good morning sa ating lahat. Siyempre, andito na ang ating speaker. Mamaya ipapakilala po natin. Sister Susan, good morning dyan sa iyo. Nasaan ka ngayon? Nasa farm? Nasa Las Piñas? Dito po sa farm, sa Silao. Ayan. Isang maulang umaga po ng Martes sa ating pong lahat. Siyempre, Augusto na po tayo ngayon. Pangalawang araw na agad ng buwan ng Agosto. Sa ating pong pagsisimula sa umagang ito, mga kapatid, ay basahin lamang po natin yung ating pong aha po for today. Napakaganda po ang sinasabi sa Hebreo chapter 9, chapter 10. Babasahin ko po yung mula 23 hanggang 25. Ayan, lumalakas na naman yung ulan. Sabi po dito, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Sabi po sa verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakaganda po na sabi doon sa ating binasa, huwag daw natin pababayaan ang mga pagtitipon. Katulad po ng ginagawa po natin dito sa DM Pad. Happy ilang days na nga po ba tayo? 504? 5 po. 505, praise God. Napakabilis ng panahon. Nung Thursday ay nagdiwang lamang po tayo ng ating pong 500 days. Ngayon ay 505 na. Looking forward for 550 days, no? Mga kapatid. Yan ang ating look forward na dito sa gawain po ng DM Pad. Praise the Lord. Ayang sabi po, wag daw po nating pabayaan ang mga pagtitipon. Kaya mainam po. Nandito po tayo muli sa umagang ito, bagamat tayo ay medyo konti pa lang, baka yung iba ay medyo napasarap ang kanilang tulog kasi malamig yung panahon, ano? Pero hopefully mamaya po ay hahabol yung iba. Kaya sa ating pong panimula ay awit po tayo ng isang masayang awit sa ating pong Panginoon katulad ng ating pong binasa. Praise God, ay ang pag-asa po natin ay nasa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Nasamin ako. Mukha ayaw akong pakantahin na Sister Irene, nandiyan ka pa po ba? Yes, Sister ba, Trini. Pwede ba natin patugtugin sis yung ano yung dungawin mo mula sa iyong trono. Biglang kumati yung namulat ko. Harana. Yes po, Harana. Sige po. Awit. Awit tayo sa Panginoon. Praise God. Inaharan ako. Teka lang ko. Yes, Lord. Hallelujah. Aharan. Ang Diyos, iyong dingin. Okay. Teka lang po. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. No? We can always say, the goodness of the Lord is running after us. Christ have mercy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord Jesus, you feed us with your body and blood. Yan, sige po. Lord have mercy. Lord have mercy. Aking Diyos, iyong dinggin.
Hallelujah. Hallelujah. Dinggin mo nga po, Panginoon, ang harana po namin sa inyo sa umagang ito. Awit ng pagsamba na nagmumula sa amin pong mga puso, Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong mayamang presensya na amin pong nararamdaman sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. Bagamat kami po ay hindi magkakasama physically, Lord, salamat po. Dahil pinag-isa niyo po kami ng isang espiritu, Panginoon, na naglalayon na maitaas ka at maparangalan sa amin pong mga buhay, maging sa kalagitnaan po ng gawain po ng DMPAD. Maraming salamat po, O God, sa panibagong araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pagkakataon na kami po ay sama-sama makapagpuri at makapag-aral ng inyo pong salita.
mula dyan sa inyong trono, Panginoon. Dungawin niyo po ang bawat isa dito sa gawain po ng DMPAD habang kami po ay sama-samang nagpapakumbaba, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po namin inilalapit ang amin po mga buhay. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Apart from you, Lord, indeed we are nothing. We cannot do anything, O God. Apart from you, Panginoon, wala po kami magagawa sa amin po mga buhay. Pakalinisin niyo po, O God, ang buhay ng bawat isa. Gawin niyo pong karapat-dapat ang buhay po namin sa inyong harapan sa umagang ito. Pakalinisin niyo po, Lord, ang aming puso, ang aming isip. Pakalinisin niyo ang aming mga buhay. Kung meron po kami mga nagawa, Panginoon, na mga bagay na hindi po nagbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Marami pong salamat, O God, sa inyo pong paglilinis sa aming pong mga buhay sa umagang ito. Maraming salamat sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo na siyang naglinis sa aming pong mga buhay at sa aming pong mga kasalanan, Panginoon. Salamat po at kami po ay nananampalataya na patuloy niyo na nga pong ginawang banal ang buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. At malaya po kayo makakilos, banal na espiritu sa aming pong kalagitnaan. Mangyari po ang kalooban mo sa gawain ito ng DMPAD. Maging sa inyo pong anak, Panginoon, na gagamitin sa amin pong kalagitnaan sa buhay po ni Sister Gina Galan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang i-anoint. Bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Bigyan niyo po siya ng kalakasan habang siya po ay nagpapahayag ng inyo pong salita. Alisin niyo po ang anumang distraction sa kanyang kapaligiran, Panginoon. At malaya po kayo, Panginoon, na gamitin ang kanyang buhay upang maging channel of blessing, maging channel, O God, of your word, Panginoon, sa kalagitnaan po namin sa umagang ito. Maging sa bawat isa, Panginoon, sa amin na makikinig ng inyong salita, patuloy niyo po kaming bigyan ng attentive heart, bigyan niyo po kami ng alert mind, Panginoon, ng enthusiastic spirit upang maunawaan po namin, Panginoon, ang mga pahayagan mo sa amin sa umagang ito. Give us a teachable heart, Lord, a teachable mind, a teachable whole being, Panginoon, upang mangyari ang kalooban mo sa pagpapahayag ng inyo pong salita. Pinagkakatiwala po namin, Lord, ang nalalabing oras nang gawain po ng DMPAD. Pagpalain niyo po at ingatan ang buhay ng bawat isa habang narito po kami sa gawain ito, Panginoon. Marami pong salamat, O God. We just entrust to you everything. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At syempre po, bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, mainam po na sa umagang ito ay magbalik muna po tayo ng patutuo sa atin pong Panginoon. Alam ko po ng bawat isa ay nag-uumapaw ang pagpapala na in ating pong natatanggap sa ating pong Panginoon. Sino po ang unang-unang gustong magbigay ng pasasalamat sa Diyos? Maaari po kayong mag-unmute or itaas po ninyo ang inyong mga kamay, mga kapatid. Malaya po nating ibigay ang pasasalamat sa Panginoon. At di ba kanina nag-start po tayo, konti pa lang. Pero for sure, naiayaw pong mamiss ng bawat isa ang gawain ng DMPAD. Kaya ngayon ay nasa 26 in attendance na po tayo. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning mga kapatid sa mga bagong pasok dito po sa ating devotion room. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat dahil tinugon po ninyo ang istuwagan ng Lord sa araw na ito na huwag natin i-miss ang kanyang gawain. Kaya maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Ayan, sino na po ang gustong magpatotoo? Meron na po bang ready na? Mag-unmute na po kayo. Sister Lita. Ayan, yes. Nakita ko nag-unmute na Sister Lita eh. Ready na. Sige po sis, go ahead po. Yes, pinupuri at nasasalamatan ko ang Panginoon sa araw na ito. Thank you Lord at nagising po kami lahat na maaga upang makaating po sa DMPAD at sama-sama po kami sa DMPAD family. Thank you Lord na mabahagi ko lang po yung kahapon, natuloy po ako yung aking fellowship sa Bible at home sa aking mga kapatid. Kasi last week hindi ako natuloy dahil nagpa-check up po ako ng annual check up. Kaya nami-miss ko rin sila at nami-miss din sila ni Lord. Kaya thank you Lord kahit na tatlo lang po kami, ay tuloy-tuloy po kami. Kaya nagagalak at nagpupuri ako sa Panginoon at hindi kami pinababayaan sa aming gawain na yon.
Thank you, Lord. Marami po salamat. Naway, tuloy-tuloy po ito. At hindi ka po kami manghihina, hindi kami magsasawa. Dahil pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Kahit na busy po sila sa kanilang anak buhay. Kasi ang sa pagdating kasi ng 5 o'clock, kaya 4 o'clock nandun na ako, aligagana sila sa kanilang anak buhay. Kasi nagtitinda po sila sa palengke. Lahat po sila. Nagtitinda ng itlog, nagtitinda ng prutas. Mga kapatid ko, nagtitinda. Malapit sila sa palengke. Kaya sabi ko, agahan ko para 5 o'clock o 6 o'clock tapos na tayo. Kaya thank you Lord at hindi nyo kami pinababayaan. Thank you po. Salamat. Amen. Praise God. Yan po ay application, Sister Lita, ng ating pong nabinasa kanina sa AHA po natin na huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon. At yan po ang nangyayari sa inyo pong devotion. Ano po? Tuloy-tuloy ang inyo pong fellowship every Monday. Kaya yes, praise God. Tuloy-tuloy po yan. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng kalakasan upang lalo po tayo dumako sa ating pong salita ng Panginoon. Last na po. Meron pa po ba? O excited na tayong makinig ng Word of God. Sige, kung wala na po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Ready na po ninyo ang inyong mga notebook, ang inyong mga ballpen dahil tayo po ay mapalad sa umagang ito dahil meron po tayong invited guest at pinaunlakan po tayo na makasama siya sa atin pong gawain this morning. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Gina Galat. Take away, Sister Gina. Good morning sa'yo. Praise the Lord. Good morning po sa ating pong lahat. Okay po ba yung sounds ko? Naririnig niyo po ba? Praise the Loud Lord. Loud and clear po, yes, sis. Okay po. Thank you Lord. Po sa ating pong mga buhay. No? Nandito po tayo sa DM Pod. Good morning po sa lahat. So tayo po ay sandaling yumuko. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord, for your goodness. For this wonderful morning, O God, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, pagmamahal, protection mo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, Lord, sa oras na to, ay ikaw ang siyang manguna, Panginoon. I-bless niyo po ang buhay ng bawat isa. Ihanda niyo po ang aming pong mga puso, ang aming pong mga isip, Panginoon, na sa aming pag-aaralan ay ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, ng pagkaunawa. Buksan mo po ang isip at puso ng bawat isa po sa amin, Lord. At tunay nga po, Ama, itago mo ko sa iyong banal na krus at ikaw ang siyang makita, mapapurihan, maparangalan, Panginoon. Tunay nga po, Ama, bagamat malayo-layo kami ng kanya-kanyang tahanan o lugar, hayaan mo, O Diyos, na Holy Spirit, bind us with your love that cannot be broken. And let your understanding, Panginoon, ay mapasa amin pong lahat, Panginoon, para sa iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, isi-share ko po ang aking screen. Praise God. So sa panahon po ngayon, no, ang dami pong mga pagsubok ng buhay. Ang dami po nating nararanasan, ang dami pong mga bagay na nangyayari, unexpected things na ating pong nararanasan sa ating pong mga buhay. At ngayon, naranasan ng na ating bansa ang lindol, bagyo, o anumang mga disasters na nangyayari sa ating pong mga panahon ngayon. And individually, may mga pagsubok or sa pamilya man, kahirapan o pagdurusa. At meron ding mga sitwasyon na tayo ay namatayan ng mahal sa buhay or mga bagay na hindi po natin inaasahan na nangyari po sa atin. Pero tanong ko po, pinabayaan po ba tayo ng Panginoon sa mga oras na yan? So hindi po, di ba? Dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng kalakasan upang ang mga bagay o sitwasyon na ating nararanasan ay maging matatag pa po tayo.
at makaya nating malampasan ang mga pagsubok na yan sa ating mga buhay. Praise the Lord. So tayo po ay meron po akong short exhortation. Ang pinamagatan po pong itong, praise God, Getting Closer to God. So nais ng Diyos na maging malapit pa tayo sa Kanya. Sa kabila ng kalagayan ng ating mga puso, sitwasyon, no? Huwag nating tignan yun, kundi tignan natin ang ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos ang nakakaalam, nakakabatid kung ano po yung ating mga sitwasyon at siya rin po ang makakalutas ng mga bagay na yan. Hindi po natin kaya kung wala ang Panginoon, di ba po? Praise the Lord. So, meron lang po akong 7 na i-share po sa inyo. Praise God. Ano po ba yung mga bagay or indication na makikita po natin na tayo ay nagiging malapit na sa Panginoon? So, meron po akong teksto. Ang teksto ko po ay sa James 4 verse 8 po. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, basahin ko rin po sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Praise the Lord. So tayo po bilang mananampalataya, lahat ng tao, gusto ng Diyos na lumapit po tayo sa Kanya. No? Gusto niya na tayo mismo ay tunay nga na mararanasan po natin yung kalapitan ng Diyos kung tayo mismo rin ay nag-e-effort na maging malapit po sa ating pong Panginoon. So sa mga bagay, mga kalikuan na nagawa po natin, hayaan natin na ang ating mga sarili ay humingi tayo ng kapatawaran sa ating pong Panginoon through our prayer. Huwag po nating hayaan na mamuhay tayo sa kasalanan. Bagkus hayaan natin ang ating mga sarili ay maging mas malapit pa sa Panginoon. Ano po ba yung mga signs na kung saan ay malalaman po natin na tayo ay nagiging nag-grow na sa kalapitan sa ating pong Panginoon? What are the signs of growing closer to Jesus? Ano po ba yung mga signs na yon? Number one po, persecuted for the gospel. So sa atin, may na-experience po tayo na kapag tayo ay nangaral ng salita po ng Panginoon as a Christian, ay meron po tayong nararanasan na persecution. Many people grow discouraged when they are persecuted for telling others the good news. Di ba po, may na-experience tayo na memeloso po, o minsan meron naman pong hindi nakikinig. Minsan, may mga distraction, no, na nangyayari. So, but that is a strong indication you are doing what you're supposed to be doing, because ang sabi nga ng Panginoon, they persecuted me, they will persecute you also. Sabi po sa John 15 verse 20b. So, kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, expect na po natin na may mga tao na may encounter tayo. Minsan sa family mo, minsan sa mga kamag-anak mo, minsan naman po sa mga ibang tao. So, i-expect na po natin ang mga bagay na yan. Kasi hindi pa po nila nauunawaan yung magandang balita mula sa ating pong Panginoon. And if the world hates you, keep in mind that it hated me first. So sa John 15 verse 18 po, no, sabi, natandaan po natin na ang Diyos ang una na naka-experience ng mga bagay na yan, no, na persecute and galit ang mundo sa Kanya. Kaya same with us, kapag na-experience po natin ang mga ganyang klaseng mga pagsubok, pag-uusig, o galit sa atin ang mundo,
So, wag po tayong mabahala kasi ang Diyos po ang siyang kikilos sa mga tao na ating pong na sisiran ng salita po niya. Praise God. And number two po, being more sensitive to sin. So days goes by, na nagiging malalim tayo sa ating pong Panginoon, nagiging mas sensitive po tayo sa kasalanan, no? Hindi na natin hinahayaan ang ating mga sarili na magkasala pa o masaktan ang damdamin ng ating pong Panginoon. Another sign you're growing closer to Christ is that you're being more sensitive to sin. When I sin, and we all do, ayon sa 1 John 1 verse 8 and verse 10. So I think of the cross and just how high of a price Jesus paid for my sin. So minsan, kapag tayo nakaka-encounter na nagkamali tayo, nagkasala tayo, alam na po natin kasi ang Holy Spirit ang nagdidikta sa atin, nagkukunbik po sa atin sa ating pong mga puso na ay nagkamali ka or may kasalanan ka, no? Napipil po natin 'yan. So, minsan na nakaka-encounter tayo ng mga ganyang klaseng sitwasyon, tayo po ay humihingi agad ng kapatawaran sa Panginoon. This immediately drive me to repentance and confession of my sin. So yan na po nagkakaroon na ng indikasyon na tayo ay kapag nakagawa ng kasalanan sa Panginoon, kahit maliit man yan, no, malaki, Lord, sorry. Meron akong kasalanan sa iyo, ganto ganyan, no? Na nakukonfess na po natin agad. Maybe you've already discovered that over time you have grown increasingly sensitive to sin. So nag-i-increase na, naging sensitive ka na po sa mga pagkakasala. No? Iniiwasan nyo na magkaroon ng pagkakamali o kasalanan, no, para sa ating pong Panginoon. I don't like to keep long accounts of sin. Hindi na tayo sanay na namumuhay na may kasalanan sa harapan ng Diyos. Lagi na po tayong nakukunbik ng Holy Spirit nagkamali ka sa ganito. Meron kang nagawa na ganyan, no? Napifeel na po natin. Hindi kagaya noon na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Ay kahit na may mali, kahit na magsuplada ka dyan, kahit na anong gawin mo sa kapwa mo o sa kapamilya mo, baliwala, wala tayong pakialam, no? Kung nasaktan man natin ang damdamin ng ibang tao. Pero ngayon po na nakita natin at nakilala natin ang ating pong Panginoon, sensitive na tayo. Sensitive na tayo sa pagkakasala. Sensitive na tayo doon sa damdamin ng ibang tao. Nagpepreno na po yung ating mga sinasabi, no, na dapat ganito ang sabihin, yung tama yung sasabihin, upang hindi tayo makapanakit ng kapwa at hindi rin tayo makagawa ng kasalanan, no, sa ating pong Panginoon. So, mapapansin po natin ang Holy Spirit kinukunbik tayo kung tayo ay nanghihina, kung tayo ay nagkakasala, kung tayo ay nagkukulang sa ating pong Panginoong Diyos. And minsan po, as days goes by ulit, na nag-i-increase na po yung ating pagkakilala sa Panginoon, minsan napifeel na natin na gusto na natin na makatulad ang Diyos na perfectly holy and of course without sin. Pero hindi natin magagawa yun kasi tayo ay tao lamang po, no, nagkakasala. Pero ang Diyos lang ang perpekto. Ang Diyos lang ang wala talagang kasalanan, no? Kaya nga po binigay niya ang kanyang buhay para po sa ating pong mga kasalanan, mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. So tayo bilang mananampalataya, nais ng Diyos na kung saan ay magkaroon po tayo ng kusa na humingi sa kanya ng kapatawaran kung tayo ay nagkakaroon ng kasalanan, maliit man to o
malaki. Praise the Lord. And number three po, the desire to be in the body. So, minsan napipil mo sa iyong sarili or sa ibang tao, nakikita mo, nagmamanifest na nagiging malapit na siya sa Panginoon because hindi na niya kayang hindi naka-attend. Nakukonsensya na po tayo na hindi maka-attend, mamiss natin ang church, yung mga gawain, hindi na po natin nakakaya na, ay naku, hindi ako naka-attend. Napipil niyo po na nalulungkot kayo, hindi kayo satisfied. Jesus is the head of the church. And he is the great shepherd. I don't miss church very often. But when I do, I feel like there is something missing. Merong kulang sa ating mga ginawa, sa ating puso na, ay, hindi ako naka-attend. So parang hindi kumpleto yung araw mo nung time na yon. Kasi hindi ka naka-attend ng gawain ng Panginoon. It's like a gaping hole in my heart. I yearn to be with Christ's body, the church. So gustong-gusto mo kasi talagang umattend. So yan na po yung isang sign na talagang nagiging closer na po kayo sa ating pong Panginoon. Ayun nga sa Hebrews 10:25, yung nabasa po natin kanina. Basahin ko po ulit sa Tagalog. English po kasi nandyan. So huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So huwag na po natin sayangin ang oras, panahon sa hindi walang kabuluhang bagay. Ibigay natin at ituon ang ating mga sarili sa mga gawain para po sa Panginoon upang lalo pa po tayong maging malakas, maging matatag sa anumang mga pagsubok ng buhay. Ayon din po sa 1 John 2, verse 15 and 16, do not love this world, nor the things it offers you. Huwag nating mahalin ang mundong ito at ang mga bagay na nandito sa mundong ito. Kasi lilipas din po ang ating buhay, ang mga bagay dito sa mundo. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. So hindi natin mahal ang Panginoon, no? Kung ang mas mahal natin ay ang mga bagay o ang mundong ito. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. So kung ang mga bagay rito sa ating mundong ginagalawan ay nagiging hadlang na para po hindi tayo magkaroon na ng dahilan para tayo ay lumayo sa Panginoon, hindi na po nararapat yon. So ating pong obserbahan at evaluate ang ating pong mga sarili. Kasi ang mga bagay sa mundong ito, nais ng Diyos na managana tayo. Nais ng Diyos na meron tayong mga pagpapala mula sa Kanya. Pero ang mga pagpapalang yan, huwag nating tignan. Ang tignan natin ang ating Panginoon. Kasi minsan nagiging dahilan yan para tayo ay manghina, tayo ay mawala sa Diyos. Huwag po nating hayaan ang ating mga sarili ay maging dahilan ang mga masaganang buhay para lang po makalayo tayo sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. And number four po, desire to serve more. So kung dati hindi ka wala kang pakialam, kung dati hindi ka nagsaserve sa iba, ngayon iba na. Nagmamanifest na sa iyo ang kalapitan ng Diyos sa buhay mo, na kakapag nakaka-serve ka na sa iba, nagkakaroon ka na ng malasakit sa ibang tao. Unti-unti ka nang nababago because of your love sa ating pong Panginoon. Jesus said that He came not to be served, but to serve. So na dumating po ang ating Panginoon, naglingkod po siya sa tao at hindi siya ang pinaglingkuran. Remember when Jesus washed the disciples' feet?
nung time na hinugasan niya yung paa ng mga disciples, pati po alam niya na magta-trader po ang isa sa disciple niya na si Judas, pero wala po siyang ginawa, kundi lahat po sila, mahal ng Diyos, lahat po sila ay hinugasan niya ang mga paa nila. Hindi po nagbabypass ang Lord. Lahat po tayo bilang mga anak niya at ang buong nilikha niya ay mahal niya. At nais niya na tayo ay maging mas lalo pang lumapit sa kanya. Matthew 20 verse 28, "For even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give His life as a ransom for many." So ganun tayo kamahal ng Panginoon. Siya po, hindi niya po inisip na ako ang Panginoon, kundi inisip niya na paglingkuran ang tao. Pinakain niya ang mga tao, gumawa siya ng mga himala, pinagaling niya ang mga may sakit, no? Kahit nagagalit na ang iba sa kanya, pero hindi niya ininda yun. Dahil gusto niya na maranasan ng bawat isa ang pagmamahal at kung gaano tayo kaimportante sa ating Panginoon. At bukod doon, binigay niya ang sarili niyang buhay para po tayo ay matubos sa ating pong mga kasalanan. In John 13 verse 15 to 17, "I have set you an example that you should do as I have done for you." So, yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesus ay nagsilbing halimbawa po yan, no? Para tayo ay mas lalo pang maging malapit sa Kanya. Mas lalo pa po tayong magtiwala sa ating pong Panginoon. "Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." So kung tayo ay nakakagawa na ng mga bagay na ginawa ng Diyos, na nagsilbing halimbawa siya nung panahon na nandito siya, then mapalad tayo dahil tayo ay sumusunod sa nais ng Diyos na ipagawa po sa atin. And number 5 po, growing hunger for the Word of God. Hindi ka na makatiis sa isang araw na hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos. Nais mo na lagi kang nagbabasa, nag-i-increase na yung kauhawan mo, ang pagkagutom mo sa salita ng ating pong Panginoon. Jesus says, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Ayon sa John 6 verse 35. If you are growing hungerer for His word, talagang nagugutom ka palagi, hindi ka mapakali na hindi mo babasahin. Dati, nagbabasa ka lang verse. Naging chapter na. At naglaon na naglaon, nag-i-increase na po ang pagbabasa mo. Hindi lang isang chapter, nagiging apat, nagiging lima na. Kasi gustong-gusto mo na magbasa ng salita ng Panginoon. Joshua 1 verse 8, "Study this word of construction continually. Meditate on it and day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do." Kung gusto po natin na managana ang ating pamumuhay, tayo po ay laging mag-meditate ng salita ng Panginoon day and night po, sabi ng salita ng Panginoon. So sundin natin ang salita po ng Diyos kung ano yung kalooban at inuutos niya sa atin. Psalms 119 verse 11, "I have given you word in my heart that I might not sin against you." Kasi ito po, ang pagbabasa ng salita po ng Diyos ay nag-grow ang ating pananampalataya at ito rin po ang nagiging gabay natin para hindi po tayo magkasala. Psalms 119 verse 97, "Oh, how I love your instruction. I think about them all day long." So kapag tayo ay nagme-meditate, tayo ay ng verses, memory verse, 'di ba po ang napifeel natin is nagiging strong tayo. Kahit anong mga pagsubok na nararanasan natin sa kasalukuyang panahon, hindi po tayo agad natitinag.
because of the word of God. Praise the Lord. And number six po, more of Jesus. More to know Jesus. Gustong-gusto na nating malaman, malaman pa. Truth sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang nangyari sa Panginoon, kung ano ang dapat nating malaman sa ating Panginoon, mas kinikilala pa po natin. Nagkakaroon na po tayo ng pagnanasa na mas lalo pang magbasa, mas lalo pang ma-encourage, maging pagpapala sa iba, no? The more we know about Jesus, the more we love Jesus. Napifeel na po natin ang pagmamahal natin sa ating pong Panginoon. And the more we love Jesus, the more we long for His return. Pag yan na po ang naiisip natin na gusto na natin makita ang Diyos, gusto na natin siyang makasama, no? Are you eagerly waiting for His appearing? Do you think about the joy of that moment? Yung moment na yon na makakaharap mo ang Panginoon? So, if so, you might be growing closer to Christ. Yan na po nagiging sign na ikaw ay nag-grow na sa kalapitan mo sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. And the last po, number seven, obedient. Obedient to what we command us. Sometimes we are so yielded to the Holy Spirit that we do things for others, being motivated out of love. Pag ating mahal po ang ating pong Panginoon, talaga pong ginagawa natin ang mga bagay na hindi natin ginagawa before. Excuse me po. Okay. So tayo po bilang mananampalataya, we actually doing yung mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Nagkakaroon na tayong obedience. Puro yes, Lord, no? Kahit medyo nag-aalangan tayo, pero sa pagsunod sa Panginoon, napakabilis natin na sumunod, napakabilis natin na kung saan ay sabihin, yes po, Lord, gagawin ko po, no? Lahat po ng mga bagay na dati hindi natin ginagawa na pag merong sasabihin na ano, para sa gawain ng Diyos, ay ayoko niyan, ay hindi ko alam yan, ay ayoko, wag na lang, nakakayain. So ngayon po kapag tayo nag-grow na sa kalapitan ng Diyos, obedient na ang nasa puso natin. Yes po, yes Lord. So kahit na alam mo sa sarili mo hindi kaya, pero nakakaya mo because of the grace of God. Magagawa po natin yan. Kasi ang Diyos ang nag-utos eh. Hindi ka naman niya pababayaan, hindi ka rin naman niya hahayaan na mapahiya. Kasi gawain niya po 'yan. So nai-encourage po tayo na nabe-bless tayo, no? Nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa ating mga sarili. Kasi gusto natin sundin ang Lord. Nag-aim na tayo na gawin ang mga bagay na ginawa niya kasi nag-set example siya nung panahon na nandito siya. Ayan na po yung nagiging indikasyon na tayo ay nagiging malapit sa Panginoon. And that is pleasing to Him. No? Napi-please natin ang Diyos, natutuwa ang Diyos kapag tayo ay nagiging masunurin. Because He takes it personally ayon sa Matthew 25 verse 40. We know we're not saved by works, but we save for works because God's appointed them for us to do. Ayon sa Ephesians 2 verse 10. Basahin po natin sa Tagalog. Ang Ephesians 2 verse 10. Ang sabi po, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano yung kasalukuyan nating meron tayo o ano tayo, gawa ng Diyos po yan. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So may plano na po ang Diyos sa pagtawag niya sa atin, sa pagpili niya sa atin, at sa mga gagawin natin, inihanda niya na po yan. Alam na po niya. At may purpose kung bakit tayo pinili ng ating pong Panginoon.
praise the Lord. So when you find yourself practicing pure religion without even thinking about it, sabi sa James 1 verse 27, basahin po natin sa Tagalog. Ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at sa pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So nararamdaman din po natin yan, no, sa mga nabanggit na nagkakaroon na tayo ng habag sa mga nangangailangan, nagkakaroon na tayo ng concern sa mga mahihirap. At iniingatan natin ang ating mga sarili na huwag gumawa ng kahit na anong ikasasama at magka-create ng kasalanan, no, sa harapan ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. You're growing closer to Christ because what you're doing is actually doing it for Him. Lahat ng ginagawa po natin, ginagawa natin para po sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. So in my conclusion po, we are also know another thing about growing closer to Christ sa mga nabanggit po natin. It's the fact that His second coming is getting closer and closer with every passing second. Kaya wag na po nating aksayahin ang mga bawat segundo ng ating buhay sa mga hindi nararapat at hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. He could come at any given moment. Kaya make sure na tayo ay nasa karapat-dapat na sa harapan ng ating Panginoon, matagpuan po tayo na matapat sa Kanyang harapan, no? Naglilingkod tayo ng matapat sa Kanya. At any moment kasi, hindi natin alam kung kailan babalik po ang ating pong Panginoon. Then we won't have to write about being close to Christ. We will see Him as He is. Which means we finally get to see God face to face. Are you ready po ba na tayo ay haharap sa ating pong Panginoon? Ayon po sa Revelation 21 verse 3 and Revelation 22 verse 4. So sa lahat ng mga signs na po yan, that's as closer to Christ as you can be. Kung nandyan na yung mga signs na yan sa'yo, then praise the Lord, ikaw po ay nag-i-increase na ang iyong kalapitan sa ating pong Panginoon. Glory to God. So tayo po ay sandaling yumuko. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord, for this word, Panginoon, na ibinigay mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin pong lahat, O God, na maging malapit pa sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na ang puso namin ay turuan mo at tulungan, Panginoon, upang magawa namin ang mga bagay na dapat po naming magawa sa ikapupuri ng iyong pangalan dito sa lupa. Maraming marami pong salamat. I-bless nyo rin po ang mga nandito sa Zoom at even, Lord, sa mga viewers sa Facebook, O God, patuloy na bigyan mo sila ng gabay, kalakasan na maging mas matatag pa sa anumang mga pagsubok ng buhay. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na mas lalo pang mag-increase pa ang kalapitan nila sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa iyo lamang po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Praise God. Maraming salamat, Sister Gina. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa napakagandang katuruan na ating pong natutunan sa umagang ito. Alam ko po dito sa DM pad yung mga signs, 7 signs na binanggit ni Sister Gina ay marami na po dito ang nararanasan po natin. Halimbawa, yung growing hunger for the Word of God, marami po sa atin ang talagang sobrang diligent na gumawa ng inyo pong mga aha. Noon po ay 2 book lang yung binabasa po natin, pero as we go along ay nasundan po natin na 3 book, 1 chapter every day yung binabasa po natin. Katulad ngayong araw pong ito, August 2, ang atin pong devotion nga po yung sa Hebrews 10:23, at babasahin po natin mamayang hapon ang Job 2 at mamayang gabi naman ang Judges
chapter 2. Yan po ang atin pong mga devotions for today. At alam ko na ang bawat isa ay excited na gawin po lahat po ito. Ang sabi ni Sister Gina kanina, obedient to what He commands us. Dati po ay medyo nahihiya pa po tayo kapag inassign. Pero ngayon, kahit biglaan, kahit na kanina lang sinabi na sis, pwede ka bang mag-opening? Walang atubiling mag-no na, mag-yes talaga kapag ka nandyan naman po na, na pwede po tayo. Nandito tayo sa Zoom at okay naman ang internet natin. Agad-agad, yes po ang sagot ng mga taga-DM pad. Amen ba? And praise the Lord, desire to serve more. Nandyan na po sa puso po natin na excited na po tayo. Naranasan po natin ma-assign, mag-facilitate, mag-opening prayer, closing prayer. At we are looking forward na magamit po ulit. Hindi na po yung dati na, pag nasana akong ma-assign ulit, ngayon iba na. Excited na kailan kaya ako ulit ma-assign. Yan po ba yon? Yan po ba yung nasa puso natin? Kailan kaya ulit ako ma-assign? Kasi excited na, then nandyan na po yung desire na mag-serve sa Panginoon. Ayan, praise the Lord. Maraming salamat po mga kapatid sa ating pong lahat ngayon. Umabot po tayo sa ating attendance po today ng 31. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. At syempre po, huwag po kayong mawawala. Bukas muli, magkita-kita po tayo. At talagang ito na po, yung mga sign na talagang nagiging mas malapit na po tayo sa Panginoon. Talagang kulang na po ang isang araw na hindi tayo maka-attend ng gawain po ng DM pad. And of course, lagi po tayong excited na makinig ng salita po ng Panginoon. Ayan. Praise God, praise the Lord. Tayo po ay darako na sa atin pong closing prayer. Pangungunahan po tayo ni Sister Vivian at sa lahat po ng mga gusto pong or meron pong prayer request, pakilagay nyo na po sa ating pong chat box para maisama po natin sa ating pong closing prayer. Ayan, praise God. Sige po, Sister Vivian, go ahead po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Yes po, magandang umaga po uli. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Panginoon Diyos, iniaalay po namin sa inyo ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat para sa natapos naming mga gawain sa araw na ito. Salamat po sa talino at lakas na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mga taong ginamit mo katulad ni Sis Gina Galan na nagpahayag ng iyong banal na salita. At si Sis Trini na nagpasilitate po sa araw na ito. At si Sis Irene Galliardo po na patuloy na hinihikayat kaming mapalapit at lubos kayong makilala, Panginoong Diyos. Kung anuman po ang nilalaman ng kanilang panalangin ay inyo pong dinggin at tugunin. Ganun din po ang sa kanilang mga pamilya. Idinadalangin ko din po ang bawat isa na naririto at sa mga kasamahan po namin na wala sa araw na ito ay patnubayan at ingatan mo po kaming lahat. Sa aming kapatid sa pananampalataya, idinadalangin po namin na haplusin mo po ng mapagpagaling mong kamay ang iyong anak na si Dr. Clarice at ang kanyang anak na si Shasti at ang kanyang dalawang kasambahay na dumaranas po sa sakit na COVID. Bigyan niyo din po ng kalakasan si Sis Emmy Pineda na bilang ina ay nag-aalala sa kanyang anak at apo. Ganon din po, pakaingatan niyo na huwag pong magkaroon ng umahawa si Dr. Howard at si Sophia. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot at salamat din po sa kagalingan ng aking kapatid na si Joey Buganan. At ganun din po, inilalapit ko po at dinudulog ko po si Sis Ana Clemente, ang aming pong kapatid dito na sa pananampalataya, na bigyan niyo po ng kalakasan ang kanyang katawan, Panginoon, sa paghahanda po sa kanyang na darating na operation po, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa mga doktor at isa ka pong manguna sa mga doktor sa kanyang gagawing operasyon. Salamat din po sa mga pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay matuto. Naway maging kagamit-gamit ang mga natutunan namin sa araw na ito sa pagtulong sa aming kapwa at sa kauunlad ng aming sarili at ng bansa. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa inyo. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus
ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Magandang umaga po muli sa bawat isa, mga kapatid. Thank you po, Sister Gina. Thank you sa bawat isa. See you all tomorrow, mga kapatid. Bye po. Thank you po. Salamat po. Thank you po, Sister Lita. Bless po. God bless everyone. Sister Gina. Thank you, Sis Bibian. Salamat. God bless po. God bless everyone. God bless. Thank you, Sis Trini. Salamat. Yes po. Bye, Sister Emmy. Hello. God bless everyone. And ko na po. Thank you po. God bless po everyone. Bye-bye po. God bless to everyone. Hello, Sis Lita. Good morning. Hindi pa tayo na-off. Naka-online pa rin tayo, Sister Lita. Kumusta yes, po? Yes, good morning po, Sister Lita. Hello po, Sister Mila Concepcion. Nasa call po kayo. Anong ginagawa po niyo? Nasa labas kayo ng bahay? Nakalimutan tayong i-off. Iwan tayo. Sister Mila, saan po kayo pupunta? Di na tayo na off. Oo, bakit po kaya? Di pa tayo na off. Sino pang nandito? Tatlo lang tayo. Si Sister Mila, tsaka pa kayo Sister Lita. Sister Lita, ayan, nag-sign yes. up na Sister Mila. Mag-sign up na rin po tayo. Sister Bye. Lita, God bless. God bless po. Miss you po. Bye-bye po. Bye.